Maghat sa Pilipinas at tuyan dagiti kangruna na damdamag, dito'y PTV Cordillera. Manulangan ng aldaw sakbay ti mapadpadaanan a highlights iti panagbanga. Nangaton ti occupancy rate kadagiti accommodation establishment. Kabiyata na dati palagip dagiti opisyal kadagiti turista a sumangsambay iti Baguio City. Ni Glory Balegan para iti detalye. Inton Sabado ken Domingo ti Grand Street Dance ken Grand Float Parade a highlight events ti panagbunga. Daito ti ar-araken dagiti umili ken turista. Kagidan daytoy manamnama met tinangatong a occupancy rate kadagiti accommodation establishment kas iti hotels ken transient houses. Naglalaro lang ano, kung minsan bumababa ng konti, hindi tayo puno pero mataas pa rin, which is a good sign, no. Ang sabi nga natin is yung revenge travel has reached its plateau. No, so hindi na, wala nang itataas yan, nandiyan na yan, eh, di ba? But ang maganda dyan na susustain natin yung momentum na kung saan ay patuloy pa rin na pumupunta rito yung ating mga tourists. Baguio City has always been a favorite destination, lalong-lalo na ng ating mga local tourists. Tarigagay ti H-Rub ang masustainir daytoy ng runata na pintas ti epekto na itinaduma at tourism stakeholders kas karigiti panganan, pasalubong centers, kanti public transport system. Kagidan iti daytoy, pagan-ana denda dagiti turista kontra kadagiti agpampamarang nga adaan iti accommodation establishments iti syudad. Meron pa rin mga iba, no, na nangi-scam, no, na mga individuals, no. So yun yung mga iwasan ng ating mga turista. They always have to make sure that they're dealing with legit establishments. Check the paper trail, check the registration, check the list, whether they're part of the list of the Department of Tourism, City Tourism Office, or the Baguio Tourism Council. Nang sa ganun ay nakakasiguro sila na pagdating nila rito ay may matitirhan sila. Kaya binabalaan po natin yung ating mga bisita. Kung pwede po sana, wag po kayong basta-basta naniniwala dyan sa mga murang tirahan dito sa Baguio. Relative naman. Makakahanap din ho kayo ng mga modest na one, ng mga modest na mga accommodation facilities, modest din ho yung price. Pero kung nag-iisip po kayo na napakamura na at napaka-imposible, pagdudahan nyo na po yan. Kabayatan na, dinilaw ni Mayor Magalong tikaawan disiplina, dagiti individual anang ibalang iti saan nga umno apag basuraan iti Burnham Park. Palagip damat lang iti publiko, ti panagbalinda a responsable kan panagtumpal kadagiti pagalagadan. I-remind ulit lahat, lalo-lalo na itong mga turista natin, na ayusin nila yung pagtatapon ng kanilang mga basura. Relatively madilis tayo, pero may mga tao lang talaga na kung saan-saan na lang nagtatapon. Ano? At nakakalungkot nga na nandyan na nga yung basura, ilalagay pa sa tabi, ilalagay pa sa, ipapatong pa sa taas. So we will continue to, you know, raise awareness dito. Glory Balegan, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Nasurok talupulong ang insidente ti Uram tinapasamak iti probinsya ti Benguet manipot Enero aging ka Pebrero 13 ita atawan. Iti datos ni BFP Benguet 24 ti non-structural fire apakiramanan ti forest fire, grass fire, ken electric post fire. Sigun kini Provincial Fire Marshal Fire Superintendent Jesse Anasio, makitkita arason dito iti nainsigudan awagas ti panagtalon. Itimod structural fire na ilista ti siyam akaso sipod Enero ita atawan. Nasurok 5.2 million pesos ti mapatapata agatad, ti nadadaal gapu kadagitoy nga uram. Nagtatanumutan na gitimasik ng ahensya ti gobyerno iti panangidaulo, ti Cordillera Regional Disaster Risk Reduction Management Council, kan natalanta na gitiadang tapno maliklikan na giti incident iti uram ng runa ti forest fire iti Cordillera. Needles po sa bubong natin, linisan po natin kasi today po nararamdaman natin yung init po, ano? Nararamdaman natin na talagang mainit na siya. So yun, tapos yung mga naninigarilyo po, alam ko naman na hindi natin maiwasan siguro yun. Sana itapon po nila sa tamang lugar po. Iti sa Balia Damag, ertengan ti Department of Health, Cordillera ti Paningsangkat na iti massive catch-up vaccination. Karagi ti ubing tapno maragpat ti Punteria ang 95% fully immunized children. As of November 2023, dumanan lang iti 52% karagi ti ubing iti Cordillera region ti fully immunized. At dayo ano ba iti Punteria ang 95%
fully immunization rate kada gitubing kas maitunos iti standards ti DOH. Sugod kini DOH CAR Regional Director Dr. Amelita Pangilinan, maysa ti panakipatagbar ti panagbakuna kada giti 8 nga strategic focus at tututukan ti ahensya ita. Basta ti kampanyada ti mesengkat special measles rubella oral polio vaccination iti intero aryon ita abulan agingga inton Hunyo. Are doing everything in our capacity, training, advocacy, social mobilization, and even the provision of the vaccines itself. Kasi yun din ang isang reason noon, no? Matagal na wala yung ibang vaccines, so they are not able to avail of the 7 vaccines, no, na dapat ibibigay sa 1-year-old and below. So they're not counted as fully immunized already. Dagiti kang run na nadamdamag dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, kan ag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Alasungduan na imbangal daw.